Barangay Love Stories. May mga pagsasama na mabuti at merong masama. Kaya nga importante na maging matalino tayo sa pagpili para sa huli ay wala tayong pagsisihan. Ikaw kabarangay, gaano kakahandang pagtiisa ng isang tao para lamang mapanatili ang inyong relasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad ko ay itago nyo na lamang sa pangalang Maureen. 34 years old at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang private company sa Cavite. Ang totoo niyan ay kakadiscover ko pa lamang ng programa ninyong Barangay Love Stories simula ng magka-pandemic. At aaminin kong sobra po akong nagandahan sa kapapakinig. Dahil nakakapulot po ako ng mga aral at inspirasyon sa buhay mula sa mga storyang ibinabahagi ng ating mga kabarangay. Sa bagay, laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na bukod sa mga sarili nating experience, mahalaga po na matuto rin tayo mula sa ibang tao. Ako man ay may sariling karanasan at aral sa buhay na nais na ibahagi, kaya nga ako sumulat dito. Marami rin po kasi akong pinagdadaanan, Papa Dudut. Bata pa lamang ay plinano ko na po ang buhay na dapat ay meron ako bago ako tumungtong ng 30 years old. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng parents ko ay nag-aral po akong mabuti at nagtapos. Dahil sa pagsisikap, tsaga at pagdarasal ay nagkaroon po ako ng magandang trabaho. Bukod doon ay nagkatotoo din po ang isa pang hiling ko sa Diyos. Matapos niyang ibigay sa akin si Gab para maging karagdagang inspirasyon ko sa buhay. Hindi nga po nagtagal ay naging magkasintahan kami at nauwi ang lahat sa kasalan. Ay, nakakapagod naman ang araw na to. Sobrang traffic pa pauwi. Oh, darling, nandiyan ka na pala. Pakis nga. Grabe, darling. Amoy isda ka naman. Amoy isda talaga ako. Katatapos ko lang magprito ng isda dun eh. Tara na sa mesa para makakain ka na. Sa itsura mo, mukhang sumaba ka sa matinding gera eh. Hindi lang matindi. Sobrang tindi. Ay, pero teka, mamaya na tayo kumain. Papahinga muna ako dito sa sofa ha. Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot na sofa. Kung alam mo lang upong sexy na ako dun sa jeep kanina. Sinabi ko naman sa iyo na mag-taxi ka na. Usog ka, katabihan kita. Oh, ayan. Akin na yung mga binti mo, mamasahihin ko. Uy, grabe naman, ayos lang. Upo lang ang katapat nito. At saka baka pagod yung mga kamay mo, darling. Mapasma ka pa. Wala namang kaso sa akin. Gusto ko lang makatulong ibsan yung nararamdaman mo. Tsaka, magaling kayang magmasahe itong kamay ko. Alam mo yan. Puro ka talaga kalokohan. Okay nga lang ako. Huwag ka na mag-abala. Eh, maiba nga pala tayo. Kumusta naman ang araw mo dito? Ayun, okay naman. Nasira yung lababo kanina kaya inayos ko. Tapos nakapaglaban na rin ako at nakapagpatuyo. Mamaya ko nalang tutupiin yung mga damit natin pagkatapos natin kumain. Tapusin ko yun habang nanonood tayo ng TV. Naks naman, napakabait naman ang asawa ko. Mabait lang? Oh, syempre masipag din. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pero nakalimutan mo rin sabihin na guwapo. Ano ba yan? Namihasa ka naman yata. Ganun talaga. Pero alam mo, darling, sa totoo lang, nakakapagod din yung mga ginawa ko rito sa bahay. Kahit na mukhang kinaya ko at natapos ko, lawit pa rin ang dila ako. Ibang klase. Ayoko maging ganito hanggang tumanda ako. Alam mo naman na wala ka pang nahahanap na bagong trabaho, di ba? Hayaan mo, kapag may mapapasukan ka na, hindi mo na naman gagawin ang mga gawaing bahay na yan. Ngayon lang naman yan habang naghihintay pa tayo ng tawag mula dun sa mga kumpanya na inapplyan mo. Kung bakit kasi ang tagal-tagal nilang tumawag. Nakakainip din kayong maghintay ng maghintay dito sa bahay natin.
May iba namang tumatawag pero hindi mo pinupuntahan kapag ini-schedule ka ng interview, di ba? Di sana may trabaho ka na ngayon, darling. Kaya ako nga hindi pinupuntahan kasi alam kong pangit. Paano mo naman nasabi eh, hindi mo pa nga pinupuntahan? Basta alam ko lang. Nagsisisi nga ako kasi nag-apply pa ako sa kanila eh. Kaya nga nitong nakaraan, nire-research ko muna ng gusto yung company bago ko magpasa ng resume. Para kapag may schedule na ng interview, pupunta na lang ako. Kaso yun nga, kung kailan naman sigurado na ako sa kanila, mukhang sila naman ang alanganin sa akin. Ah, basta, huwag ka lang mawala ng pag-asa na makakahanap ka rin ng trabaho na para sa'yo talaga. Hindi talaga. Alam mo iniisip ko, kawalan nilang isang tulad ko. Di ba magaling naman ako? Oo naman. Okay, Tams. Kaya kawalan talaga nila kapag di nila ako kinuha. Asset kaya ako sa mga kumpanya nila. Sa galing ko ba namang to? Oh, paano? Kain na tayo, darling. Medyo nagugutom na kasi ako eh. Oh, sige. Ako rin. Biglang nagutom at nadoble ang pagod ko. Papadudot, nagkakilala po kami ni Gab nang pareho kaming umaten sa birthday party ng common friends namin. And that time ay nagtatrabaho siya bilang insurance agent sa isang kilalang insurance company sa bansa. Guwapo, malakas ang karisma at sexy. Ganyan ko po siya i-describe. Mabait din po si Gab at hindi boring na kausap. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob matapos kaming ipakilala ng mga kaibigan namin sa isa't isa. May punto pa nga na tinukso pa nga nila kami kasi pareho kaming single ni Gab. Pero pinagtawanan lang po namin ang mga pang-aasar nila, Papa Dudut. Dahil nga magka-vibes kami ay nagkapalitan na rin po kami ng numero at social media account. Tapos ay doon na po nagsimula ang pag-uusap namin na nauwi nga sa malalim naming samahan. Nang ikasal po kami ni Gab ay wala pong pagsidla ng kasiyahang nadarama ko. Dahil para sa akin ay siya nang lalaking sagot sa gabi-gabi kong panalangin sa Diyos na makakasama ko sa pagbuo namin ng pamilya. Kaya lang bago pa lamang kami sa aming kasal nang subukin po ang aming pagsasama. Yon ay nang mawala ng trabaho si Gab at nahirapan siyang makapag-apply muli dahil sa pagiging pihikan niya. Nang mga panahon na yon ay nagkasundo kami na siya na lamang muna ang tatao sa maliit naming bahay dahil nagtatrabaho po ako. Nangako naman si Gab na pagbubutihin ang paghahanap ng trabaho habang nag-aasikaso sa bahay namin. Wala namang pong kaso sa akin ang pagiging house husband niya dahil wala pa po kaming anak. Nagkasundo kami na mag-iipon muna ng pera at i-enjoyin ang pagiging mag-asawa namin. Hindi nga nagtagal ay nagising na lamang ako isang araw na para bang gusto ko nang maging nanay. Doon ko kinausap si Gab na handa na ako sa pagkakaroon ng anak. Bagay na sinang ayuna naman niya. That time, probationary na siya sa isang private company at tiwala naman siyang mareregular. At kahit papaano ay meron naman kaming naipon para sa pinaplano naming pamilya. Kaya po ginawa namin ni Gab ang makakaya namin para makabuo ng baby sa lalong madaling panahon. Negative na naman. Ano? Wala na ba talagang pag-asa? Ay. Oh, darling! Bakit nakasimangot ka dyan? Eh, sinong hindi sisimangot? Tingnan mo nga itong result ng PT ko. Negative na naman. Tingin nga. Oo nga, no? Ibig sabihin, hindi ka pa rin buntis, darling. Ganun na nga. Nalulungkot lang ako. Eh, pang ilang PT ko na to. Pero ganun pa rin yung resulta. Bunga, akala ko pa naman this time makakabuo na tayo. Ginagawa naman natin ang lahat pero bakit parang ang hirap? Ay, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero hayaan mo na lang siguro. Hayaan? Ano ibig mong sabihin na hayaan ko na lang? Hayaan? Yun bang kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Ikaw nang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat, di ba? Para makabuo tayo ng baby. Kaso mukhang hindi pa ito yung time para magkaanak tayo, darling. Kaya ang suggestion ko, hayaan mo na lang. Nandun na tayo
beses sinasabi mong hayaan. Kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Eh kaso bakit parang ayos lang sa'yo? Ha? Ano pa rin sinasabi mo? Sa tono mo kasi mukhang wala kang pakialam kung magkaanak man tayo o hindi eh. Kasi sabi mo hayaan na lang. Alam mong hindi totoo yan, Maureen. Kung hindi totoo, hindi mo rin sana sasabihin na hayaan na lang natin. Kasi hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko na nga magkaanak tayo eh. Tapos ayaw pang ibigay sa atin. Hindi naman natin pababayaan ang magiging baby natin ah. Palalakihin naman natin siya na maayos at saka aalagaan ng mabuti. Bakit ba hindi marinig ng Diyos yung panalangin natin? Bigi ba siya? Dinami mo pa talaga ang Diyos sa kabaliwan mo? Hindi ako baliw. Nagsasabi lang ako ng feelings ko. Pwes, ayusin mo yung feelings mo dahil nakakainis. Lalo ko lang tuloy na patunayan na wala kang pakialam sa nararamdaman ko dahil sa inaasal mo gabi. Alam mo, napipikon na ako sa'yo. O bakit ka nagagalit? Dapat ako yung magalit sa ating dalawa kasi ako yung binabaliwala mo. Wala akong binabaliwala rito, Maureen. Masyado ka lang praning mag-isip. Pwede ba? Kung frustrated ka dahil hanggang ngayon negative pa rin na result ang pregnancy test mo, pwes, huwag mong ibaling sa akin. Nananahimik ako rito tapos bigla mo akong aawayin? Ano ka, baliw? Baliw na kung baliw! Pero masama bang gustuhin ko na magka-baby na tayo? Hindi nga masama. Pero ang masama yung questionin mo ang proseso. Alam mo, kung sisirain mo lang umaga ko, mabuti pa pumasok na ako sa trabaho. At least doon hindi ako bubungangaan ng katulad ng ginagawa mo. Alam mo hindi kita bubungangaan kung inaayos mo lang sana yung mga sinasabi mo. Maayos ako. Ikaw ang magulo. Hay nako, ewan ko sa'yo! Umalis ka na nga! Sinisira mong umaga ko! Ikaw ang sumira sa umaga mo, no? At aalis na talaga ako kahit hindi mo sabihin. Panira ka ng araw. Bad trip ka. Tawagin niyo na po akong desperada pero nagkakaedad na po ako, Papa Dudut. At alam naman natin na mahirap sa mga kapwa ko kababaihan ng makabuo o magdala ng sanggol sa sinapupunan habang tumatagal. Buo doon ay nakaplano na po sa akin na magka-baby pagtungtong ko sa edad na 26 years old. Para naman meron pa po akong lakas at pagkakataon na alagaan ang anak ko. Pero dahil nga sa paulit-ulit na pagkabigo na makabuo kami ni Gab ay pinanghinaan po ako ng loob at nagduda para sa plano sa amin ng Panginoon. May punto na kunesyon ko ang pagkababae ko dahil na rin sa kung papaano tratuhin ni Gab ang sitwasyon namin. Para po kasing hindi mahalaga sa kanya ang feelings ko at ang pamilya na bubuuin namin. Hanggang sa isang beses ay may nakapagpayo po sa akin na magpakonsulta sa doktor para malaman kung may diferensya ang matres ko, Papa Dudut. Tapos ay doon ko po na-discover na meron akong PCOS. Yun po ang dahilan at tanging hadlang para magkaroon kami ng baby ni Gab sa lalong madaling panahon. Kung down na ako na palaging negative ang nakikita ko sa resulta ng pregnancy test. Samantalang wala po akong ideya na meron na pala akong medical condition. Mas lalo po ako ng lumo at nagtampo sa Diyos dahil sa pagkantala ng plano ko sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahon na yon ay aminado ko na nawala na ako ng gana na isang araw ay makakabuo kami ng baby ni Gab at matutupad ang pangarap kong magkaanak. Kaya nga pareho namin ginugol ang mga panahon namin sa pagtatrabaho. Pero sa aming dalawa ni Gab, ako po ang mas focus dahil may hinahabol akong promotion. Samantalang happy-go-lucky lang sa trabaho niya ang mister ko. Nasabi ko po yon dahil ang dami po niyang panahon para sumama sa mga barkada niya na uminom sa labas o lumaboy. May mga pagkakataon na natutulog ako mag-isa sa kama dahil busy si Gab sa pakikipaglaro sa mobile games sa mga kasamahan niya o di kaya ay kung ano-ano pa pong mga gawain na hindi ko namamalaya na unti-unti na palang nagpapalayo sa amin bilang mag-asawa. Hindi naman po ako mahigpit sa asawa ko. Sa katunayan, ako rin po ang nagsasabi na sumama siya sa mga katrabaho niya tuwing may labas sa mga ito para hindi naman niya maramdaman yung lungkot kapag mag-isa sa bahay namin dahil nasa opisina pa ako at napapadala sa pag-o-overtime. Malaki po ang tiwala ko sa mister ko at hindi ako yung klase ng babae na may pagkasilosa. Siguro sabihin na natin na wala akong panahon na isipin ang bagay na yon dahil busy pa
busy po ako sa pagtatrabaho. Kaya lang ay muli na naman pong sinubok ang pagsasama namin ni Gab bilang mag-asawa nang kung kailan na-promote na ako sa trabaho bilang supervisor. Ay saka naman siya natanggal sa opisina nila dahil sa pagiging irresponsibleng empleyado. At syempre hindi po ulit naghanap ng bagong trabaho si Gab, sa halip ay bumalik siya sa pagiging taong bahay. Anong problema mo? Bakit malungkot ka yata? Ay, ano kasi darling? Malaki talaga ang problema ko. Gab, alam mo naman na mag-asawa tayo, di ba? Pwede mong sabihin sa akin ang gumugulo dyan sa isip mo. Nahihiya kasi ako, Maureen. Ayoko na sanang idamay ka pa rito. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Katulad nga ng sabi ko, asawa mo ko. Pwedeng-pwede nating pag-usapan kung ano man yung mga problema mo. Ang totoo kasi niyan, no-hospital si nanay at kailangan ko ng tulong pinansyal. Kaso wala naman akong maiabot dahil wala akong trabaho. Pakiramdam ko nagkukulang ako sa kanya bilang anak niya. Sama-sama akong anak. Ay, alam mong hindi totoo yan. Hindi ka masamang anak dahil lang hindi ka nakakapag-abot ng tulong ngayon sa kanila. Ikaw na nga may sabi, wala kang trabaho, wala kang pagkukunan ng pera. Eh, teka nga sandali lang, sino bang may sabi na hindi ka pwede mag-abot ng tulong sa kanila? May pera naman ako, Gab. Kahit paano, pwede tayong magbigay. Eh, hindi, wag na darling, nakakahiya naman sa'yo. Ano ba kasing nakakahiya dun? Nanay mo ang pinag-uusapan natin dito. Na kung tutuusin, nanay ko na rin. Hindi siya kung sino-sino lang. Alam ko yun, kaso hindi ko naman gusto yung ideya na ibibigay mo lang yung perang pinaghirapan mo. Kung gusto mo, uutahin ko na lang. Babayaran ko na lang kapag nakaluwag-luwag na ako. Hindi mo na kailangan gawin yon. Iyaan mo na lang ako. Kasi pakiramdam ko nga wala na akong silbi. Tapos lalo mo lang pinamukha sa akin na wala akong kwenta. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Akala mo ba hindi ko napapansin na niyayabangan mo ko porque ikaw nagpapasok ng pera sa bahay na to? Wala kang idea kung gano'ng kahirap ang sitwasyon ko. Ako ang padre de pamilya, pero taong bahay lang ako. Nakaasa ako sa'yo. Ang hirap ng lunukin. Kahit kailan hindi ako nagyabang sa'yo. Ano namang mapapala ko kung gagawin ko yun? Mag-isip ka nga. Tsaka hindi ba kagagawan mo naman kung bakit ka natanggal sa trabaho? May pagkukulang ka bilang empleyado. Kung hindi ka naging irresponsable, hindi ka mawawala ng hanap buhay. Oh, tapos anong ginagawa mo ngayon? Bumalik na naman yung dati mong ugali na may pagkapihigan sa ina-applyan. Tapos magkakaganyan ka dahil walang perang pumapasok sa'yo. Tingnan mo tong babaeng to. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pagod ako tapos ang sakit mo pa sa ulo. Hindi mo na dapat dinadagdagan yung stress ko kasi mapapanot ako sa mga pinaggagawa mo. Malaki ka na naman eh. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali. Pero bakit kung minsan, daig mo pa yung alagaing bata na nagtatantrums kapag hindi nabibigyan ng atensyon? Hindi ko na dapat ito sasabihin sa'yo kaso nakakapikon ka na eh. Excuse me nga, maglilinis na ako ng katawan ko para makatulog na. Hoy Maureen! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Ayaw kita makausap ngayong gabi! Sumasakit ang brain cells ko sa'yo! Hindi po nangyari na binayaran ako ni Gab, Papa Dudut, tulad ng pinangako niya sa akin. Pero hindi ko na rin naman siya siningil pa dahil hindi rin naman po issue ang pera sa aming mag-asawa. Bukod doon ay pamilya naman niya ang tinutulungan ko. Kung tutuusin ay hindi na dapat niya utangin yon, kaya lang ay medyo mataas ang pride ni Gab. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Kaso eh, hindi na nga po siya nakapagbayad, napadalas pa nang napadalas ang panghihiram niya ng pera sa akin kahit na hindi naman mahalaga ang pinagkakagastosan niya. Madalas kasi luho lang talaga tulad ng bagong sapatos, damit o di kaya ay cellphone. Doon na po ako nagsimulang ma-stress, Papa Dudut. Kasi ako rin po ang nagbabayad ng mga bills and other expenses namin sa bahay since wala siyang trabaho. Siyempre dahil mag-asawa kami ay kinausap ko po si Gab ng masinsinan. Pero imbes na mahinahon siyang makipag-communicate sa akin,
ay nag-init po kagad ang ulo niya at sinabihan niya ako na pinagdadamutan ko daw siya o di kaya ay pinagmamalakihan porket ako ang may trabaho sa aming dalawa. At ako rin ang nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain namin. Nasaktan po ako papadudot dahil ginagawa ko naman ang lahat masuportahan lamang ang pang-araw-araw namin. Dahil ayaw ko nabang isumbat sa kanya ang kawalan niya ng kakayahang dumiskarte para sa aming pamilya. Kaya lang ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magsabi ng mga sama ng loob ko sa kanya matapos niya akong sabihan ng hindi magaganda. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi po naging maayos at mabuti ang relasyon namin ni Gab bilang mag-asawa. Tapos may mga gabi na madalas pa siyang umuwi ng nakakainom galing sa kung saang bar kasama ang mga katropa niya. Alis nga! Ah! Aray harang, ko naman, Gab! Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot naming supa. Lasing ka ba? Ako, lasing? Di kaya. Nakainom lang. Sira ulo ka talaga, no? Ano bang problema mo? Bakit kinagagalit? Eh, sino bang hindi magagalit? Pang ilang gabi mo na yung ginagawa? Ano ba talaga problema mo? Bakit pa na yung sama mo sa mga kaibigan mo para uminom? Alam mo ba na nag-aalala ako sa'yo? Iniisip ko kung nasan ka 10 oras ng gabi hanggang madaling araw kasi hindi mo man lang magawang sagutin ang tawag at text ko! Bakit ba? Sino ka? Nanay ba kita? Para sa kaalaman mo, malaki na ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko kaya hindi mo na ako kailangan pagalitan ng ganyan. Ang bihira naman mo rin. Yung boss mo nakakabwisit sa tenga. Hindi nga akong nanay mo, pero ako naman ang asawa mo. Normal na mag-alala ako sa'yo. Tsaka hindi naman ako magkakaganito kung matino ka lang sana eh. Matino naman ako ah. Wala lang akong trabaho sa ngayon, pero hindi ibig sabihin wala na akong kwenta. Lagi mo nalang pinamumukha sa akin na ganun akong klaseng tao. Kaya nakakawalang ganan eh. Alam mo ba yon? At kasalanan ko pa pala ngayon. Ayos ka rin eh, no? Sinong gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? O yung tindero ng balot dun sa kanto? Wala ka talagang kwenta! Napakagago mong kausap! Huwag na huwag mo akong magsasalita ng ganyan, ha? Gago ka! Gab, bakit mo naman ako sinampal? Ang ingay-ingay mo kasi! Hindi ba titigil yung bibig mo kakaputak? Gusto mo paduguin ko yan? Ano gusto mo? Sabihin mo na, gagawin ko talaga! Lumayo ka sa akin, hayop ka! Ikaw ang hayop! Kasi kung tao ka, hindi ka putak ng putak! Dapat sa'yo pinapasakan ng basahan sa bunganga eh, para manahimik niya! Tigilan mo ba yan, Gab? Ano ba? Oh, ano? Ha? Ano? Nasasaktan ako, sabi! Lumayo ka sa akin! Aray! Walang iya ka talaga! Lalo akong nahilo dahil sa ginawa mo! Wala akong ginagawa rito! Ikaw ang bigla-bigla na lang nananakit! Ano bang problema mo, ha? Kung hindi ka masaya sa buhay mo, huwag mo akong idamay, please lang! Tapos ang kapal pa na mukha mong isisi sa akin kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon. Samantala sa pagkakatanda ko, hindi ako nagkulang kakapaalala sa'yo at kakasuporta sa'yo bilang asawa mo! Desisyon mo na hindi magbago para sa ikaulan ng sarili mo! Nasa iyo yung problema, wala sa akin! Tapos nananakit ka pa! Kung tinitikaw mo na lang yung bibig mo, sana hindi ka na nasasaktan. Hintayin mo ako makatayo rito. Lagot ka talaga sa akin. Subukan mo! Ipadadampot kita sa mga pulis! Papadudod, yun po ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Gab. Pero hindi yon ang unang beses na pinagsabihan niya ako ng hindi maganda. Kaya nga doble o sabihin na po natin triple yung sakit at kirot sa dibdib ko dahil sa kagagawan lahat yon ng taong pinakamamahal ko. Siyempre, pinatawag ko pa rin po si Gab nang mahimasmasan siya at nangako sa akin na hinding-hindi na niya yon uulitin.
Pero hindi rin po niya yon napangatawanan dahil naulit nang naulit ang pananakit niya sa akin sa tuwing sinisit ako siya o di kaya'y minamasama niya ang mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Papa Dudut, mahal ko po si Gab. Malaki po ang pagpapahalaga ko sa kasal namin pero aminado ko na tahimik po akong nasasaktan sa mga ginagawa niya at pinaparamdam niya sa akin. Kung nagkulang man ako bilang asawa, inihingi ko na po yon ang kapatawaran sa kanya. Pero bakit parang kahit na anong gawin ko, pinaparamdam pa rin niya sa akin na hindi sapat ang mga nagawa ko at nagagawa ko dahil ba sa babae lamang ako? O dahil asawa niya lamang ako, kung alam niyo lang kung gaano kahabang pisi ng pagtitimpi ko kay Gab, masasabi niyo na sobrang martir ko para manatili pa sa isang relasyon na walang kasiguraduhan kung magtatagal nga ba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naniniwala po ba kayo, Papa Dudut, na hindi ikaw ang makakapagpabago sa isang tao dahil ang makagagawa lang noon ay siya mismo? Kung hindi po siya determinado na tulungan ang sarili niya katulad ng pagtulong at pag-alalay mo sa kanya ay hindi siya makakausad o walang pagbabago ang mangyayari sa buhay niya. Natatandaan ko po na ganyan ang eksaktong payo sa akin ng mga magulang ko kaya nga bigla ko na lamang naalala ang lahat ng mga sinabi nila matapos kong gawin ang makakaya ko upang suportahan at tulungan si Gab bilang asawa niya. Aside sa financial support ay hindi rin po ako nagkulang ng moral support sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga lang ay hindi ko po talaga kinakitaan ang kahit na kaunting kusa ang mister ko para tulungan ang sarili niya. Dumating po ako sa punto na napapatanong na lamang ako sa sarili ko kung maisaysay pa ba ang pakikisama ko sa kanya at ipaglaban ang kasal namin kung siya mismo ay hindi nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam ko na hindi magandang magduda, Papa Dudut, lalo't nag-invest na ako sa kanya emotionally and mentally. Asawa ko siya at kasama ko siya sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Pero nakakapagod na. May mga gabi na hindi ako nakakatulog ng maayos, kakaiya kung kailan darating yung point na mababago ni Gab ang disposisyon niya sa buhay niya. Para naman sa kanyang lahat ng mabubuting bagay na kapalit ng pagsisikap at pagsasakripisyo niya. Siya lang din po ang makikinabang noon. Kaya dapat ay hindi niya masamain lalo na at sa akin ang gagaling. Pero akala ko ay wala nang lalala sa mga gagawin pa ni Gab. Pero doon po ako nagkamali, Papa Dudut. Ano ba yan? Ikaw ang tinatanong ko! Bakit may foil sa damitan mo, ha? Saan mo ito ginagamit? Ano ba binagsasabi mo? Akin na nga yan? Nagtutupi ako ng mga damit mo tapos nakita ko na lang ito dun sa drawer mo. Sabihin mo nga sa akin, nagdodroga ka ba kaya ka may ganito? Ano? Sagutin mo akong lintik ka! Ano kasi, Maureen? Kailan pa? Darling! Tinatanong kita kung kailan pa, Gab! Nito lang nakaraang buwan, pero isang beses lang naman yun. Sinong ginagago mo? Sa palagay mo maniniwala ako na hindi mo na yung ginagawa samantalang meron kang ganito sa damitan mo? Kaya ba lagi kang hingi ng hingi sa akin ng pera? Tapos sa ganito lang napupunta? Pabayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Ano pa bang paliwanag mo? Alam ko na kasi kung saan pupunta ang usapan na to eh. Ang ending, ako na naman yung sisisihin mo. Nakesyo kasalanan ko yung mga kamalasan mo sa buhay. Na masyado akong pakialamera samantalang hindi naman ako ang nanay mo. Na kapag hindi kita pinagbigyan sa gusto mo, kinokontrol ko na yung buhay mo. Di ba yan lagi mong sinasabi sa akin? Ang kapal-kapal ang mukha mong gumawa ng ganitong klase ng katarantaduhan imbis na pagtuunan mo ng atensyon yung relasyon at pamilya natin. Hindi ko maintindihan, nasa na ba yung utak mo? Nandiyan pa ba sa ulo mo o nasa talampakan mo na? Kasi kung nag-iisip ka, alam mong hindi ito gawain ng matinong tao! Nagawa ko lang naman yun kasi pinilit ako ng mga kaibigan ko! Ano ba yan, Gab? Hinayaan mo lang na kontrolin ka ng mga taong yun?
Tsaka, paano mong natatawag pa rin silang kaibigan samantalang hindi naman sila mabuting impluwensya sa'yo? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko o sasabihin ko sa'yo kasi ako yata ang unang mababaliw sa atin. Para ako nag-aalaga ng bata na nasa katawan ng matanda. Please lang, ayusin mo ang buhay mo bago ka pasirain ang bisyo mo. Inaayos ko naman, pero… Pero ano? Puro ka na lang dahilan. Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka consistent sa ginagawa mo. Yung gana mo, good for one day lang, tapos bukas expired na. Nahihirapan na akong intindihin ka sa totoo lang. Tapos, lalo mo lang pinasakit ang ulo ko matapos kong malaman itong pinaggagawa mong ungas ka. Papa Dudot, dumating po ako sa punto ng buhay ko na parang gusto ko na lamang sampalin ang sarili ko ng maraming beses nang sa ganon ay magising na ako sa katotohanan na hinding-hindi na magbabago si Gab kahit na anong tulong ang gawin ko. At matapos ko ngang malaman ang iba pa niyang bisyo bukod sa paglalasing ay mas lalo lamang akong nadismaya sa kanya, Papa Dudot. Bigla-bigla ay nag-flashback sa akin yung mga sakit at hinanakit na ibinigay niya sa akin sa loob ng aming relasyon. Kaya mas lalong lalo akong nakumbinse na wala ng pag-asa na magkakaayos pa kami. Pero dahil may pagkatanga ako ay pinatawad ko po ulit si Gab, Papa Dudot. Pero sa kondisyon na magbabagong buhay na siya at hindi na niya isasangkot ang sarili sa ganong uri ng bisyo. Kaso ay hindi ko na alam kung ilang beses nang nangako si Gab tapos sa huli sisirain lamang niya mga sinabi niya at hindi po niya tutuparin. Sa totoo lang, Papa Dudot, laking pagsisisi ko na kinasal ako sa kanya dahil puro na lamang stress at sama ng loob ang idinulot niya sa akin. May punto na parang gusto ko na lamang siyang ibalik sa nanay niya dahil wala pa mang kaming anak ay daig ko pa ang nag-alaga nang sandosenang bata sa katauhan niya. Ang sabi nila ay darating at darating ka rin sa punto na magsasawa ka na, na kahit mahal mo pa yung tao ay mas gugustuhin mo na lamang na lumayo sa kanya dahil wala ka nang nararamdaman na pagpapahalaga sa relasyon ninyo. Kundi dahil pag nanatili ka pa sa pakikisama sa kanya, baka makita mo na lamang ang sarili mong hubot-hubad na naglalakad sa kalsada. At yun po ang eksaktong naramdaman ko nang muli ay isangkot na naman ni Gab ang sarili niya sa isang gulo kung saan ay napaaway siya at pansamantalang nakulong. Kinailangan ko pa po siyang tubusin sa presinto at grabe ang kahiyanang inabot ko para maareglo ang kanyang nagawang kaso. Sira na ba talaga ang tuktok mo? Ano bang pumasok dyan sa kukote mo para maghamon ka ng away dun sa bar na pinuntahan nyo ng mga kaibigan mo at kamuntik mo pang madisgrasya yung tao? Naiintindihan mo ba na grabing iskandalo ang ginawa mo para puntahan at piyansahan pa kita dun sa presinto? Di sana kung masama ang lobo, hindi mo nalang ginawa. Pinabayaan mo nalang sana ako mabulok dun kung susumbat mo lang din sa akin na… Aray! Bakit ba naman ako binatukan? Nakuha mo pa talaga magsalita ng ganyan imbis na magpasalamat sa akin dahil pinuntahan kita at inareglo ko yung kaso mo? Gab, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Gusto mo na ba talaga sirain ang buhay mo? Desidido ka na ba talaga mabulok sa kulungan at doon na tumanda? Kasi alam mo kung oo, sabihin mo lang, ibabalik kita doon ngayon din! Baliw! Ah, ako pa talaga? Ako ba yung nakulong at kamuntik na makasuhan? Ako ba yung nanggulo tsaka nakasira ng mga gamit dun sa bar? Ako ba yung lasinggero? Hindi ba ikaw yon? Ikaw lahat yon! Pwede mo huwag mo nga akong baliktarin! Ay, sorry na, okay? Hindi ko lang talaga na-control yung emosyon ko kasi naman, napikon na ako at nakainom. Kung hindi naman ako lasing, hindi ko naman gagawin yon. Bakit ba kasi ang hilig mong uminom? Ano bang napapala mo sa pag-inom ng alak? Yung mga perang hinihira mo sa akin na dapat pinang-a-apply mo, dun lang napupunta! Pag hindi naman kita nabibigyan, nagagalit ka! At minsan pinagbubuhatan mo pa ako ng kamay! Hindi ko na talaga alam kung magbabago ka pa o habang buhay magiging ganyan ka na lang. Anong ibig mong sabihin, Maureen?
Pagod na kasi ako eh. Pagod na ako. Inuubos mo yung pagkatao ko. Ubus na ako sa'yo. Para akong kandilang nauupos. Buti nga wala tayong anak kasi alam mo kung meron, tapos ganyan ka pa kapasaway, eh baka tumalo na lang ako dun sa tulay o di kaya nagbigti na lang ako para magpakamatay. Hindi naman ako nagkulang sa pagiging asawa mo, alam mo yan. Pero may mga gabi na tinatanong ko yung sarili ko. Hanggang kailan? Hanggang saan kita kayang pagtiisan? At pagkatapos nga nitong ginawa mo, narealize ko na ayoko na makisama sa'yo. I'm sorry, pero gusto ko na maghiwalay tayo ng landas. Ha? Maureen naman, please. Huwag ka naman ganyan, oh. Darling, baka nabibigla ka lang. Seryoso ko, Gab. Ayoko nang pakisamahan ka sa iisang bubong dahil punong-puno na ako sa'yo. Bago man ako humantong sa ganitong desisyon, pinag-isipan ko naman itong mabuti eh. Kaya nga desidido na ako. At wala nang makakapagpabago pa ng desisyon ko. Mahal ko po si Gab pero mas mahal ko ang sarili ko kaya humantong ako sa ganong klase ng pagpapasya, Papa Dudut. At alam kong alam ni Gab na kapag nagbitaw ako ng ganong salita, ang ibig sabihin nun ay seryoso ako at handa ako ng pangatawanan yon. Nang araw na yon ay sinabihan ko po si Gab na magal sa balutan na at umuwi na sa bahay ng mga magulang niya. Ako po ang may-ari ng bahay kaya ako ang mas may karapatan sa bahay na yon. Sabihin niyo na po na masama akong asawa pero sana'y isipin niyo rin muna ang mga pagtitimpi ko para kay Gab. Napagod na lamang ako at tinanggap ang katotohanan na hindi talaga para kami para sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lamang po akong nakatira sa bahay namin pero di hamak na mas payapa at masaya. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ng mga magulang ko and other relatives kaya nalilibang ako. Kung tatanungin niyo kung kumusta si Gab, ang balita ko ay nasa poder siya ng mga magulang niya at nakabalik na sa pagtatrabaho. Pero hindi ko na po inalam kung saang kumpanya. Ewan ko po ba, napagod na lamang ako na isangkot sa kanya ang buhay at sarili ko matapos ng mga nangyari sa amin. Oo, nandun ang panghihinayang at lungkot kasi kinailangan naming maghiwalay. Pero minsan mas makakabuti yon dahil hindi nakabubuti sa aming sarili kapag magkasama po kami. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang story ng buhay ko at sana kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. More power pa po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maureen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.